Pagod ka na. Sawa ka na ba? Hindi na kaya. Naranasan mo na bang malungkot dahil sa mga nangyayari? Mga pagkakataon na parang tinalikuran tayo ng magandang kapalaran? Yung feeling na worthless ka, walang silbi, walang kwenta, hopeless. Yung pain na hindi na kayang tiisin, yung tipong kahit saan ka magpunta, hindi mo kayang takasan. Yung mga sitwasyon na iniisip at nararamdaman mong parang bibigay ka na. Madalas kang kinakabahan, iniisip mo kung paano bukas, paano na sa susunod, paano na sa hinaharap. Nagkukulong ka na ba sa kwarto at wala ka ng gana sa lahat ng bagay? Wala ka ng gana makipag-usap? Wala ka ng gana kumain? Wala ka ng gana sa mundo? Minsan ba dumating sa puntong mas magandang tapusin na lang ang lahat? Ayawan na, suko na. At kung oo ang sagot mo, Teka. Mag-usap muna tayo. Pag-usapan natin yan. Yan, mas okay yan. Dahil oo, sa mga hindi nakakaalam, yung pinagdadaanan mo, maaaring sinasabi nila na, okay lang yan, chillax ka lang, huwag mong problemahin yan. May point sila. Pero ipapaalam ko sa'yo unang-una na naiintindihan kita. Hindi ganun kadali yun. Yung sinasabi nila, madaling sabihin lang yun. Pag hindi sila, yun nasa sitwasyon mo. Oo, tama ka. Napakahirap niyan. Hindi madali yan. Dahil hindi madali ang buhay. It is not easy the way you think it is. Because that is life. Life is hard. Yun yung buhay. Pero gusto ko sabihin sa'yo, dapat malaman mo, kahit papaano, hindi ka nag-iisa. According to WHO, ang nagsasuffer ng depression sa buong mundo is more than 264 million people around the world. Iba-iba yung kaso, iba-iba yung dahilan. And I'm pretty sure na dyan sa 264 million na yan, meron dyan kagaya ng sayo. And you know what? Maaaring mas malala pa sa sitwasyon mo. Pero hindi ko hinuhusgahan yung pinaghuhugutan mo, ha? But in the brighter side, just think of it na hindi ka nag-iisa at marami ding nakarecover. Nagsimula uling bumangon, step by step. Dumating sa puntong nakapagsimula uli sila na ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Sa buhay, may punto talaga na may pagdadaanan tayo. Panghihinaan ng loob, lalagapak tayo. Ganyan ang buhay. Puno ng challenges. Puno ng problema. Oo, hindi madali. Hindi mabilis. Pero hanggat nakakapit ka, lalagpasan mo yan. Maniwala ka. Makakatulong din sa recover mo yun yung huwag kang umiwas, makipag-usap. Kahit nahihirapan kang bumangon, kahit nahihirapan kang lumabas, try mo, subukan mo paunti-unti. Pilitin mong itry makipag-communicate. Kadalasan kasi sa point na yan, iniiwasan natin yan . Yung tipong pinagmumula ng depression mo, ayaw mo sabihin. Sasabihin natin, minsan na, huwag na natin pag-usapan yan, ayoko na nga maalala . Alam mo, dapat, i-release mo yan. Kaya pag may nakipag-usap sa'yo, nag-post ka sa social media, nag-post ka na, ayoko na, gusto ko na sumuko, ayoko na mabuhay. Pag may nag-comment o nag-PM sa'yo, oy pre, kamusta na? Ano nangyari? Sis, okay ka lang ba? Kausapin mo. Pag kami nagkaganon, eto sasabihin ko sa'yo. Don't hesitate to talk about it. Maaaring yung iba, walang maitulong sa'yo, walang maisip na solusyon sa problema mo. Pero eto alam mo, yun lang naikinig sila sa'yo, napakalaking tulong nun. Yun lang mag-reply sila sa'yo para may open mo yung pinagdadaanan mo. Malaking tulong yun kasi nailalabas mo. Ang tawag doon, unload. Nag-a-unload ka. Nasa first step ka na ng pag-recover mo. Kaya sa mga iba na may kaibigan na inaatake ng depression, just listen to them. Pakinggan nyo yung kwento nila. Once na mag-open sila, malaking bagay yan. Nag-i-start na yung therapy nila. Ang tawag doon, talk therapy. Kaya isipin mo, ikaw, hindi mo dyan tatapusin yan. Muli kang babangon. Muli mong haharapin ang buhay. Yung sakit na nararanasan mo. Yung takot na nararanasan mo. Sa ayaw at sa gusto mo. Lilipas din yan. Etong sasabihin ko sa iyo. Suicide is not an option. Kasi, yung hirap ng pinagdadaanan mo, hindi mo tinatapos yan. Yung pain, pinapasa mo lang sa iba na sila naman yung magsasuffer pag dumating yung time na gumive up ka na.
sila'y may hihirapan, yung mga taong nagbibigay ng halaga sa'yo na kahit ikaw mismo hindi mo makita sa sarili mo. Pero merong tao na nagbibigay ng halaga sa'yo. Number one, pamilya. Kung wala kang pamilya, yung mga kaibigan. Pag wala kang kaibigan, yung mga kawork. Pag wala kang kawork, yung mga nagla-like sa post mo. Walang nagla-like sa post mo, ako, mahalaga ka sa'kin. Kahit sino ka lang. Kaya ako gumagawa ng video ganito para sa'yo eh. Ang point ko, meron pa rin tao nagbibigay ng halaga sa'yo. Sila yung gamitin mong dahilan para hindi ka sumuko. Pag nasa point na kung suko ka na, give up ka na, isipin mo lang yung mga reason, yung mga dahilan kung bakit nagawa mong lumaban ng matagal. Isipin mo na kung nakayanan mo ng matagal, sirang ibig sabihin nun, kaya mo yan. Isipin mo na lang yung panahon na pagkatapos ng tag-ulan, pagkatapos ng bagyo, eh sisikat din yung araw. Isipin mo na pagkatapos ng gabi, sa ayaw at sa gusto mo, eh darating yung umaga. Ganon din yan, hindi mo lang alam kung gaano kabilis o gaano kadali. Pero lilipas pa rin yan. Ang importante lang eh, hindi ka bumitaw. Tapos unti-unti mong tulungan ang sarili mo. Lumabas ka ng kwarto. Huwag ka mag-stay ko saan madalas natitrigger yung depression mo. Maglakad-lakad ka. Spend time with someone. Kaibigan, pamilya, tropa, jowa. Yung jowa na hindi stressful ah. Medyo ko lang. Kung hindi ka makalis, hindi ka makalabas, mag-PM ka sa kanila. Dalasan mo yung pakikipag-usap sa kanila. Hanggang sa hindi mo namamalayan na unti-unti ka na pala nakaka-recover. Ganito lang yan eh. Kasi ang tao, kaya nalulugmo. Kasi kinukonsume tayo ng problema. Kaya instead na solusyon ang makita mo, nawawalan ka na ng gana lumaban. Huwag mo hayaan na yung problema, i-attackin ka pababa. Paano mo gagawin yun? Always think of the bright side. Pansinin mo yung magagandang bagay, yung mga bagay na maganda pang natitira sa'yo. I-appreciate mo. Yun ang panghawakan mo para may manatiling positive sa'yo. Let positivity consume you and deal with your problems. So, pag stable ang emotion mo, doon ka makakakita ng solusyon sa problema mo. At sa susunod man, kung madapa ka uli at sinipa ka ng buhay, marirealize mo na mas malakas ka na pala. Hindi ka lang survivor, kundi isa kang warrior. At mas malakas ka na kaysa sa mga challenges na ibabato sa'yo ng buhay. Kaya minsan, kung mararamdaman mo, pagising mo sa umaga at yung feeling mo na sasabihin mo na parang hindi ko kaya to, matataba ka na lang kung naisip mo na ilang beses mo na sinabi yun, pero kinaya mo pa rin. Tandaan mo na yung kagandahan ng buhay, eh hindi yung sa hindi ka nadadapa. Ang kagandahan ng buhay, eh yung kahit madapa ka, eh tumatayo ka. At isa pang tandaan mo, sa laro ng buhay, hindi importante kung natalo ka o nanalo ka. Ang importante, kung paano ka nakipaglaro sa buhay. And so, yun lang. Just don't give up. Singit ko na rin na tungkol sa nangyayari sa sitwasyon ngayon. Especially ngayon sa gitna ng pandemic, sa dami nang mawala ng trabaho, sa dami nang mawala ng hanap buhay. Marami talagang nalulungkot or inaatake ng depression. Isipin nyo na lang na dilipas din to. Kagaya nung panahon ng bubonic plague, Spanish flu, dumaan nung 1918. Medyo matagal pero lumipas din. So ito, sa ayaw man sa gusto natin, hindi lang natin alam kung gaano katagal o gaano kabilis. Pero lilipas din to kagaya ng mga nagdaan. Basta, keep on hanging. Hindi ko alam kung ibig sabihin nung basta kapit lang. That's all lang. God bless. And let's pray na matapos na to. And, of course, don't forget nga pala na to subscribe to my YouTube channel. I-click nyo na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga next videos natin. That's it. Thank you, guys.